everyone, it's me again, Happy Lou Vlogs. So welcome back to my random vlogs. More power and keep safe everyone. So God bless, it's me again, Happy Lou Vlogs. Hi guys, craving tayo ngayon sa simpleng kakanin natin. So gagawa kami ng palitaw. So guys, alam niyo ba na isa sa paborito ko talaga ang palitaw. So every time na naggagawa ako ng mga kanin, gustong-gusto ko 'tong ginagawa kasi alam niyo ba yung sesame is yan, binubusa ko 'yan tapos didikdikin ko siya hanggang sa medyo magpino siya. And then bago ko siya i-mix sa ating inyog, at gusto ko rin yung maraming inyog. So, medyo tinoasted ko siya kasi gusto ko yung nangangamoy-ngamoy na ba na medyo nasusunog-sunog na. Pero hindi naman siya mapait. So, sakto lang siya. So, ayan, nagkulo na ako ng tubig. Siyempre, alam niyo naman ang palitaw. Pag lumutang na sa ating kumukulong tubig, it means na luto na siya. So, as in super favorite ko to. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Basta gusto ko maraming inyog, maraming sesame seeds, and maraming sugar. So, tamang-tamang pang merienda at partneran ba ng kape. So, I hope you like it guys, and sana natakam ko din kayo sa aking simpleng merienda ngayon. So, yun lang guys. So, ang masarap na palitaw ni Happy Lou Vlog. So, thank you so much for watching. Ayan, nididigin ko yung ating sesame seeds. So, medyo marami kaya hindi ko na nadikdik ng maayos. Pero, dinikdik ko pa rin siya. So, hindi ko makita yung aking pwedeng ipandikdik. Kaya yung tasa na lang. So, nagsipin din ako ng basahan para hindi mabasag yung ating tiles. So, actually, gustong-gusto rin nila. Kaya, ayan. Ayun, binuhos ko na yung ating sesame seeds. So, medyo maraming nilagay ko kasi gusto ko nga medyo malasa yung sesame seeds. So, maghahalo yung linamnam nung sukal at yung aroma ng ating sesame seeds at yung ating inyog. So, syempre, na-prepare na natin lahat and i-mix natin ito ng mabuti bago natin ilagay sa ating palitaw. So, kung medyo gusto nyo ng medyo matamis talaga, pwede nyo siyang dagdagan ng asukal. So, pero para sa akin, sakto lang. So, wash sugar yung ginamit ko para mas malasa talaga. So, after mamix well natin yung ating sesame seed doon sa ating inyog at yung ating wash sugar, so syempre hindi mawala ang tikim dahil excited. So, i-arrange natin ito ngayon sa ating maliit na Pyrex. So, yun, dinagdagan ko pa siya ng sugar kasi hindi pa sapat yung ang pagkaka mix ng ating tamis dun sa ating inyog at sa sesame seed. So far medyo okay na to dahil nag-ag na rin ako. So ayun, arrange ko lang siya and syempre excited na rin silang kumain dahil na-miss nila ang kanilang mommy, ang kanilang mama. So, yan. Ilalayer ko siya para hindi magdikit-dikit yung ating pinakulo na glutinous rice. So, para pag sinandok, is mas madaling sandukin, di ba? So, oh my God. One of my favorite talaga. So, yun lang aking palitaw. So, ayun na. Siyempre, naka-ready na ang ating kape dyan. Tamang-tamang perfect.
partner. So bye bye. Thank you so much again for watching.